maganda yung pag-uusapan natin sa ating topic niya. What's up mga ka-sounds? Welcome back sa ating channel, ang Sound Lover TV. So medyo iba ngayon yung ating intro. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-sound ay about doon sa naging battle ng dalawang sound doon sa Purok, Tanggay Dumagil, Norala. Ang battle nila Queen Audio at R Brothers. So medyo kasi naging controversial yon mga ka-sound. At yan ang pag-uusapan natin at bibigay din tayo ng ating reaksyon patungkol doon sa battle ng dalawang sounds. Pero mga ka-sounds, bago tayo magpatuloy, intro muna tayo. So yun nga mga ka-sounds, balik tayo sa ating topic ngayon doon sa battle ng Queen Audio at R Brothers. Pero bago yan mga ka-sounds, gusto ko lang pasalamatan ang management na bumubuo na para matuloy yung battle dyan sa Purok, Mabuhay at Barangay Dumagil. Sa kapitan dyan na si Cap Padernal, sir salamat at natuloy yung battle. Pero bago tayo magpatuloy ulit mga ka-sounds, trivia muna tayo dito no sa Barangay Dumagil. So alam nyo ba mga ka-sounds, ang Barangay Dumagil ay kilalang kilala pagdating sa mga sound system at mga mobile sound. Dahil mga ka-sounds, ang Barangay Dumagil may isang sounds dito na hindi lang kilala sa Norala, sa South Cotabato. Kilala siya sa mga lugar na may mga mahilig din sa sound. Ang tinutukoy ko mga ka-sounds na sikat sa Barangay Dumagil, walang iba ang Arrow King Mobile Sound. So mga alam ko sa mga veterans pagdating sa mga sounds dyan sa Dumagil ay kilalang kilala talaga yung Arrow King. Natatandaan ko yung box pa nila dati, yung Quadro. Yun yung naabutan ko. Ay sobrang lakas at pagdating sa battle ay maaasahan talaga dahil malakas talaga yung out niya. At doon nakilala ang Barangay Dumagil pagdating sa mga sound system dahil nga kaya Arrow King. So yun guys ang ating trivia doon sa Barangay Dumagil sa area ng o event na pinagdausan ng battle nila Queen Audio at R Brothers Mobile Sound. Pero bago tayo ma-proceed mga ka-sound, ay pakinggan muna natin ang mga naging performance ng Queen Audio at R Brothers during battle dyan sa Barangay Dumagil, Norala, South Cotabato. Pakinggan natin. Shut up.
Mga ka-sounds, na rinig natin ang sound ng R Brothers Mobile Sound at ng Queen Audio. So mga ka-sounds, ang pag-usapan natin ngayon ang naging reaksyon at naging laman kasi ito ng Facebook pagkatapos ng battle, dahil naging controversial din ito dahil nga sa isang sound lover at sound addict na nag-comment ng hindi maganda. So alam nyo mga ka-sounds, sa pagdating sa battle sa sounds, meron talaga minsan na hindi naasahan ang troubleshoot na tinatawag. Kaya minsan may malakas at yung minsan yung isa ay medyo hindi gaano kalakas dahil nga sa troubleshoot. Pero pagdating naman dyan mga ka-sounds, sana naman ang gusto ko sabihan. So sa akin to parang personal opinion ko din ito. Pag may nakita naman tayong ganun, huwag naman tayo na mang-down ng sound. So lang sabihin, dapat ay mangibabaw yung respeto natin sa sound owner, sa mga operator or sound tech ng isang sound. So huwag naman natin i-down. Huwag naman tayo mag-comment ng hindi maganda. So alalahanin natin mga ka-sounds na kung malakas ka ngayon, hindi ibig sabihin na bukas o next day malakas ka pa rin, dahil ang bawat sounds para sa akin halos lahat yan malakas, dahil nga hindi lang naman na pag ganito ganito ka na. So may process yan na hindi natin maiwasan, baka next battle yung nakalaban natin ay mas malakas pa sa atin. So dapat pag may nakita tayo na ganun, na malakas yung isa, medyo bitin yung isa, so wag naman tayo mang down. So wag naman natin na kutyain, i-down yung isang sound pag ganun may nakita tayo. So gusto ko lang yan sabihin sa mga sounds lover natin. Pero alam ko ang mga sounds owner, sound tech, ay alam na alam yung ibig kong sabihin. Ang masasabi ko lang sa mga bagong pasok sa industry ng sound system ay dapat wag naman tayong mapangusga sa ating mga ka-sound or ka-sound lover, dahil nga ibig sabihin pag nagpakita tayo ng hindi magandang asal,
parang sinasabi natin na ganun tayong tao. Dahil nga, hindi natin naiintindihan yung mga bagay-bagay na hindi na inaasahan natin na mangyari during battle of sound. Kaya pag may nakita tayo na hindi maganda, huwag na natin pagkalat. Huwag na tayong mangusga. Huwag na tayong mang-down. Dahil alam mo kapatid, yung capital, yung gastos, at yung pagod ng bawat may-ari, bawat operator, sound tech ng isang sounds ay hindi basta matutumbasan. Paano ko nasabi? Dahil nandyan din ako galing. Almost 2 dekada din ako dyan sa sound industry at hanggang ngayon. So nasaksihan ko ang mga battle na eto malakas ngayon, yung kalaban niya hindi ganong kalakasan, pero pagdating sa next battle mas malakas na ngayon ito at yung isa hindi naman ganong kalakasan. So yung nangyayari ganyan. So pag ganyan, kung ikaw ay veterans na at alam yung kalakaran pagdating sa battle, ay alam mo na kapatid kung saan ka mag-a-adjust, kung saan ka maglulugar. Pero pag bagong sounds addict ka, bagong sound lover ka, huwag naman sanang lumaki agad yung ulo mo kapatid, dahil nagpapakilala lang o nagsasabi lang na ikaw ay ganong tao. So wala akong kinakampihan dito mga kasounds, dahil kaibigan ko din ang grupo ng Team Kagang. May mga kaibigan din ako dyan. Kaibigan ko din yung grupo ng Team Buyog. At kaibigan ko din sa grupo ng GNGL, sa grupo ni Ironic, so grupo ni Vanessa Audio. So marami din akong na-vlog na mga mababait, lalo na yung mga owner at yung mga sound tech. So shout out pala at binabati ko na magandang araw yung lahat na mga sounds owner, sound tech operator ng mga sounds dyan sa Norala South Cotabato. Medyo wala man ako sa battle ng 2 sounds na si Queen Audio at our brothers ko, at nagpapasalamat ako kay Ruel Simbaya, ang owner ng our brothers Mobile Sound. So boss, thank you so much dahil binigyan mo ako ng video para magawan ko ng content yung battle sa pagitan ng Queen Audio at ng our brothers. So salamat boss Ruel, at gusto ko lang congratulate yung 2 sounds, si Queen Audio sa grupo ng Team Kagang at sa grupo naman ng Team Buyog, our brothers Mobile Sound. Para sa akin okay na okay yung battle nyo, medyo nagka-controversy lang, pero ganun talaga minsan. Hindi, ang masasabi ko lang, hindi naman yung kung isipin, din naman talaga, although battle, pero nagkataon lang na minsan may malakas, minsan may humahabol. So next battle naman, ito naman yung malakas, ito naman yung humahabol. Pero minsan pinapasukan lang kasi ng mga taong hindi kagandahan yung attitude, kaya yung battle na magkaibigan na grupo minsan nababahira ng galit or away. So wag naman sana. At gusto ko lang iparating sa mga bagong pasok sa sound industry, so wag naman tayo mang down, dahil yan lang yung kaligayahan ng mga sound lover. Dating dyan sa venue, dyan tayo nagre-reunion, dyan tayo nagkakakwentuhan, dyan tayo sumasaya, at lalong-lalo na dyan nagagamot yung ating hilig pagdating sa sounds. So yan lang yung aking personal opinion dyan sa battle na yan ng Queen Audio at ang R Brothers. So shout out, at I hope na marami pang battle ang darating sa atin. Saludo po ako sa 2 sounds na ito. I hope na magpatuloy yung respeto sa bawat isa.